worshiping ng Aurora. Meanwhile, Razor para sa Extreme. Ang two picks yung Extreme, no? Two picks yung Extreme dito. Oh, maganda to, ha? I mean, ito yung parang pinag-aagawan din, eh, na hero, eh. Yung Razor minsan lang, ano, maging open. At saka main hero naman ni, ano na to, ni Lornoff. Lornoff, oo, oh, yan. At least na-secure na ba? Mm-mm. So, sa Extreme, Razor ba dito nino? Casual to, kasi pwedeng si XM gumamit nito, eh. Kapag Razor versus Deshrak, 50-50 lang yung lane, eh. Minsan sakto nga, lang. Lamang pa si Razor, gawa pag nag-level 6 siya, naunahan mong... Naunahan, paunahan lang talaga, eh. Unahan ng tulong, kumbaga. Parang nagiging ano rin siya, nagiging Razor game din naman siya, kaya minsan goods lang. Goods ba yung matchup? Maganda. Maganda yung naging opening pick dito ng magkabilang team. And tignan natin kung ano pa yung another hero na pwedeng ma-remove. Ito, tinanggal na nga yung Disruptor sa Extreme, eh. Shadow Demon. Ito yung mga the usual support ban, no? Tignan mo kasi yung Aurora, napikon na, eh. Talagang first two ban. Sniper Viper na yan, open mo lahat. Open yung mga Doom, open sila Timber, open yung mga Centaur, wala nang pakialam yan yun. Kung ano yung ginagamit nila, iban nyo na lang. Mm-hmm. Kaso, respect ban na lang. Dapat dinamay na rin nila yung Razor. Gaganto rin talaga si XM. Pagka Leshrac yung kalain, alam ko, ito yung pinanglalain nyo dyan. At least, to take advantage pa nila, no, na pwede nga maging off, tsaka mid yung Razor. Dito naman, basta pag Aurora ata, iban mo lang yung Batrider ni Q, eh. Yung Blacklist lang hindi marunong magban ng Batrider sa Aurora, eh. So yan, basta maban mo yan, looking good yan. Eh, maganda rin, maganda yung matchup ng support dito, no? Si Q, tsaka si Shin Q. Parang yeah. May Q, ah. Parang may Q. Parang maganda yung ano, nung, performance lagi nitong dalawang. Na ito na, di ba? Yung head-to-head nga. Si natin. Boss Q versus Shin Q sa kanyang head-to-head matchup. Different set of heroes sa most played, kaya interesting. Pero parehong sobrang galing maglaro nitong quarter. Si Q, bigyan mo talaga ng mga aggressive na hero yan, yung mga nag-initiate, eventually nagwo-work yan. Si Shin Q naman, parehas kasi ito, eh. Parehas na, alam mo yun, ang gusto ko lang kay Shin Q, grabe talaga yung mga heroes niya for micro. Oo. Doon niya naman ma-maximize yung talent niya, eh. Pag, kung napanood mo yung SD nito na apat yung hero minicro, ah, grabe, antindi. Mm-hmm. So tingnan natin kung makakita tayo ng mga heroes talaga nila dito para sa draft. Wala pa naman na position for a hero. Naku, wag lang haharot to kasi nung nakaraan ginamit nila yung Razor ni Ami. Talaga naman pakangkong. Hindi naman bagay kay Ami yun, eh. Alam mo naman super carry to, eh. Pag yung mga super carry, doon na tayo talaga sa... Yung mga AM ba ni Ami, Naga, Siren, Faceless Boy dyan. Good sa dyan. Pero Razor ni Ami, pwedeng wala. Ipagpabuhas muna. Pang-KMK to yung ganito, yung mga Razor. Ipagpabuhas muna ng Extreme yan. Mm-hmm. Napalagay pa tayo sa Extreme. Diyos ko, mukhang parang ganun nga yung punta nito. Nagtatry ito, eh. Nagtatry naman talaga rin. Ano, suddenly, 80 nga, eh. Diba, kinuha nila dito. Di ko lang anong reason kung ba't nag-80. Pero sabi nga natin, medyo valuable talaga itong laban nilang to. No? Dahil kung makakasecure ng 2-0 Extreme, pasok na sa upper bracket. And ganun din naman yung Aurora. Kung makasecure sila ng 2-0 dito, pasok na sila. Uy, ito yung na-miss ko, yung Iolesh. Pero may Marcy pa rin. Yan na, nagtatry na din dito yung Aurora. Marcy ni 23? Marcy, ni 23? Ano, nakita mo na ba mag-Marcy si 23? Parang di pa, no? Sa pub game one time. Pub game lang. Sa pub game, so, di natin siya. Parang super carry din kasing datingan ni, ano, ni 23, di ba? Sa playstyle. Tingnan natin kung magiging effective ba itong Marcy ni 23. 5 seconds remaining. De, parang goods naman siya, lalo na kung may Razor sa game balik. Alam mo yun, yung sisipsipan mo pa lang, kaya mo bang tankahin yung burst damage? Oo. Kumbaga, hindi naman kasi ano, instant na... Wala agad yung damage pag na-static link. Sa utak ko nga, ang pang-counter ko kay Razor, yung Ursa, eh. Ayun, kasi di makukuha yung Fury Swipes, eh. Yun nga, eh. Ambilis, kumbaga, ambilis niya dumamage siya. Ganon din naman yung concept ni Marcy. Mm-hmm. Ano to, ito yung right clicker na number burst? Mabilis talaga. So let's see kung dun ba mapupunta. Eh, dito, mukhang yan yung hero ata ni Shinko dito. Dark Willow. Well, at least, di ba, parang okay ata yung Razor offlane against Marcy. Sa lane stage. Sa laning stage. Oo, parang okay, eh, no? Kaya. Di, pero pagkakalin mo yung Ayo Marcy kasi, alam mo naman, OP. Ah, kainis, eh. No? Nakakasustay talaga. Yung game 1, yung na-cast natin. Ooh, Centaur. Na lumalapit yung Razor ni Ami. Tapos tayo. Oo po. Tapos tayo. Wag naman, di ba? Wag naman. Di, baka talagang Razor Lesh matchup na lang to para sa Extreme. Hinahanap na lang siguro nila yung last pick dito para kay Ami. Mapupunta ka ba doon sa tulad kanina? Eh, kaso naban pala si Bud. Parang dapat natin pag Marcy din kalaban mo, automatic nag-burst ka din, eh. Or at least may sobrang hold ka. Oh, yung matitigilan mo talaga siya, di ba? Dun sa Unleash. Kasi grabe talaga yung burst. Ang daya kasi, eh. Ang daya kasi yung business timing na BKB Unleash. Mm-hmm. Kumbaga, paano mo i-stop yun? Yun nga, eh. Kaso titignan mo yung heroes ng Extreme ngayon, wala sila kasi. Nagpi-pierce na disable. So parang nag-inig ba dito yung Aurora, no? Baka pwedeng flexible pa yung Marcy. Pwede pang i-pour. Mm-hmm. 10 seconds remaining. Hindi, pero alam mo na to.
Enigma offlane, no? Ah, maganda naman yung Enigma offlane. Kasi, hindi, kumbaga, nakikita mo naman na lahat ng laro, may mga team na nagmamarsi ayo. Hindi lang isa eh. Mm-hmm. Kumbaga, apat na team na yung naglalaro ng hero na to eh. Kumbaga, okay na, alam mo nang... Post 1 na talaga. May idea ka na post 1 na yan. Parang ganun. Doon siya nag-go-work, ba't mo papalitan, di ba? Kaya nga. Huwag mo nang guluhin yung sistema. Oo, oh, yun nga. Yan, lakas na nga eh. Parang, natalo na ba yung Marcy IO? Okay na, extreme. Ba't nyo, Tuskar pati Tiny? Yan. Yan. Tuskar Tiny. The usual, nakasama ng ano to eh. Enigma. Ang favorite nga nila nung nakaraan, yung Batrider Enigma. Yun yung ginawa nila dun sa blacklist nung first series nila eh. Ah, okay. Akala namin ni Alo sobrang weak. Pero, oh nga, no, combo pala. Like, ma-reposition ka nung basta, Batrider. Basta maganda yung flame break. Oo, mas maganda yung flame ayan break na mamatay ka na automatic. So, oh, wala naman na lang Batrider. Wala okay, na mag-isip dyan, Tuskar na yan. Automatic na to eh, di ba? Alam mo na yan eh. Pag may Enigma, Tuskar, ayun yung mga the usual, nakasama na ito sa lane. Para namang di kayo nanonood ng Enigma ng Aurora niyan. Pinag-isipan pa, no? Tuskar pa ni Q, di ba? Yun pa yun. Isa sa mga best pick ni Q yan eh. Ay, clockwork. So, libre pa yung Tuskar ni Q dito. Siguro baka mindset nila okay lang since ET sila. Mm-hmm. Kung Tuskar, pero kasi ayaw din ni ET kalaban nyo, sa totoo lang ha, yung mga skill niya na iiwasan, mm-hmm, na i-snowball. Sa clockwork nga lang, may nakita na kasi ako nito na parang nag-ET, ang kalahin clockwork, hindi kaya ni ET. Mahirap. Oo. Battery assault, sasaluhin mo, parang hindi mo masasulit yung ano yung pambubuli ng ET. Mm, tapos parang kahit mag-ano ka, yung may stack ka na agad ba nung first kill, hindi ka rin makahit eh. Wala, mahirap nga. Parang nai-stop-stop yung ganun mo, minsan yung pag-hit mo, yung bagal pa naman ng ano yan. Yung hit potential niya, parang gumagano pa, tumutulog yan. Tsaka hindi ka din makapag-echo stomp kapag ginugo ka. Ayun din, di ba? So, okay, mas okay yung ban ng clockwork para reasonable sa Elder naman Titan. Reasonable din. And kung may Ayo Marcy ka na setup, kumbaga yung hookshot to Kag, setup yun eh. Ayun yung madaling marelocatean eh. Kaya nga eh. Baka kaya mas pinili lang din nila to si clockwork. Pero mataas na chance na magtataskar na lang siguro dito yung Aurora. So, parang hero na rin ni Q. Then na sobrang fit with Enigma. Iniisip ko kung afford ba nila gumamit ng mga high value carry dito eh. Like mga AM ba? Kasi may Leshrac eh. Mm-hmm. Ang ganda ng mana void eh. Ay, hindi, hindi pala. Ina mo, wala silang ipipick dito. Yes. Naga Siren lang. Uy, ano to? Eh, yun yung sinamang post for. Para talaga Enigma ES kayo. Okay. Bihira ito lumabas yung post for Shaker. Kasi hindi siya ganun kalakas sa lane talaga eh. No? Yun yung problem ng Shaker. Ang Enigma kasi, lalo na pag offline, kung gusto mong mabugbog to, dapat... para bang nag-e-splash yung hero mo, like Monkey King. Mm-hmm. Pag na-kompleto mo yung boundless, isang, ay, na-kompleto mo yung Jingo, isang boundless strike lang kasama yung mga Eidolons. Ganun yung laning. At saka mataas din yung range, no? Hindi mabuli ni Enigma. Or itong Razor, okay lang din naman to. Kung Razor carry ka, kalahin mo si Enigma. Parang balance yung lane. May plasma field ka eh, pang clear ng Eidolons. No? Masakit lang kasi si Ami ba yung gagamit yung Razor? Hindi bagay talaga. Okay. Kaya Ami. Ano ba yung mga pwedeng post one? Viable pa ba yung gyrocopter na safe thing? Kasi usually yun yung ginagawa eh, no, para sa Eidolons sa lane stage. Yung okay. Black cannon. So, di ko lang alam kung maganda sa game na to ng Extreme Gaming. Ang hirap, lalo na sa nangyari na banning ba? Tignan mo. Yung gyro sana, kahit pa paano, decent. Ay, ban pala yung gyro. Sorry, ngayon ko lang napansin. Yun yung decent na pwede mo isama eh. Pag napamorph ka dyan, nanalo na si Enigma sa lane. Mm-hmm. Tapos may papatay pa sa'yo, daming disable. Mahirap. Pero parang yun na lang, yun natitira eh. Morphling na lang? Kaso nang kaya rin ni Marcy yun eh. Gawa nung aga names eh. Oh, pag naunahan mo ng silence. Pag nalapitan, parang eventually namamatay si Morphling eh. Mm-hmm. O diba, baka mga casual luna-luna na lang. Siguro, baka yun. Doon ang ending. At is yun, flash farmer, pwede kay Ami yun. Pwede mo ma-outfarm pa, di ba? Yung Aurora, ma-outpace mo sa momentum. Madami, tingnan natin, I mean, 40 seconds pa yan. Dami pang reserve time ng Extreme. Pwede na talaga ng pag-isipan yung kanilang last pick. Yan nga yung nakabusy talaga kasi dun sa mga ayaw-ayaw margin na yan. Tingnan mo, parang, paano mo ba kukontrain? Ang hirap eh. Mapapaisip ka talaga eh. Tatagal ka. Talaga nagiging madami yung problema mo. Sabi nga natin, kahit Blade Milan mo eh, may ayaw kasi. Yung kumbaga nahihil pa siya eh. Mm-hmm. Kaya ba ni Sven? Pwede. Mas gusto ko pa yun. Ako nag-land. Links? Ano to? Bold Links carry na yan. Bold Links carry na yan. Oh, ito na yun. Safe lane na to para sa Extreme. Sa Azure lane, nakita ko nag-Bone Clinks. Si Fkoy. At least, baka naman ang concept eh, may Eidolons ka sa lane. No? Kakainin ko isa. Oh, minus one. Minus one Eidolons. So, parang minus to na ngayon kasi diba pag dumami pa yun, oh, pwede na rin. Pang-counter na rin sa Enigma. Wala naman to yung Burning Barrage agad kasi napunta na sa shard din, no? Nasa shard pa yun eh. So, hindi niya yung para ma-clear out agad ang yung Eidolons. Ang nakita namin nung huli na parang nagra-rush item pa rin ng Orchid. Yung Clinks? Oo, yung Clinks na carry. Parang ginamit to one time nung AR, ganun yung style. Nakarekta ano nga yun eh, nakarekta Bloodthorn. Mm-hmm. Kumbaga may damage agad.
Prediction. Feeling ko Aurora yung game eh. Ang ganda ng drop eh. Ako din eh. Ang ganda ng drop ng Aurora. Tapos parang Earth Splitter lang yung pwede nilang pang-counter pag may BKB na yung Enigma. Yumaman. Ang hirap. Sige, ano pa rin ako. Tiwala ako. Tiwala ako sa Extreme. Aurora. Yung mga Chinese naman kung may magpapagana ng Bone Kings, pili ko sila yun. Okay, sige. Yung mga Chinese team yung gumagawa. No? Ayun nga. So Azure nga kanina nag-links. Kaso si FY. Support ko sila. Hindi, flex yun eh. Flex sila. Flex talaga, flex no? Flex talaga sila. Kung baga, pag sa AR yun, si Lu nag-click-link, si FY nag-click-link din. Pag Lugi sa matchup, kung baga, hinahypik pa nga nila yun eh. Okay. So talagang known talaga yung... Wala lang, wala na. Naka-extreme na ako eh. Lang namang hindi ko pakapitan. So bagay, no? Doon na nga yung tinaya eh. Extreme kapit game 1 eh. Yun. Kahit 0.6, no? 1.6 lang. Pwede na. De, pero parang, feeling ko ang hirap nung role nung center dito. Especially... Like counter ka rin ni Marcy. Gustong-gusto ni Marcy no, tapang kabayo no. Pwede-pwede ka sabayan eh. Pati sa lane ka mo hindi mahirap. Mm-hmm. So hindi siya yung mahihirap, hindi siya yung mapapanish sa lane na pag range hero. Mahirap yung trabaho. Mahirap yung trabaho ni center dito, guys. Sobra, sobra. And of course, guys, refresh ka muna with The Armory. Check out The Armory's Refresh Summer Collection para sama-sama tayo ma-refresh sa may init na panahon. Check out now with The Armory Shopee or message The Armory's Facebook page to order. Eh, no? Suot nga nga mo, eh. Ang eh. Diba? Refresh. Yung ganda ng tela. Legit siya. Ako, pagka ganito, kunyari, nag-uniform na ako itong refresh. Gagamitin ko sa Nostra. Buong araw ko ng suot to. Pag ako din na, ako, pag umimin ako, damit, tela yung titignan ko. Maganda. Kung masarap pag sinusuot, no? Yung komportable ka. Tsaka bagay, tsaka kung bagay sa'yo, yun lang naman yun. Mm-hmm. Lang naman bumili ka ng damit, pumangit ka palalo, di ba? Ang sabaw naman nun, ang sabaw na mindset nun. And let's see, tingnan nga natin kung kaya ba. Kasi parang nga namang naibigay na talaga sa Aurora yung mga heroes hero nila, nila dito, no? Poli. Comfort picks to para sa Aurora. Nashrat ni Lorenop, Enigma ni Jabs. Yung Marcy lang yung ano eh. Marcy ni Savage. Oo, kasi parang ngayon lang natin makikita mag-Marcy si Savage sa pro scene. Nakita ko na kasi dati talaga sa pub game eh. May arit eh. Yun yung ang style niya noon, yung naka-Battle Fury, magpa-flash farm tapos naka-BKB, mag-aganims. Okay, pwede pa rin, no? Oo. Tignan natin kung sakaling nga mananalo ba yung unang Marcy ni Savage sa ating game number 1. IO Marcy pa rin naman to. Alam naman yung nilaro rin huling Marcy na walang IO, naka-Battle Fury. Pero kanina kasi nung may IO, di ba nakita natin, armlet yung armlet, binubo. Parang ang aga mag-scale, ang bilis nung damage, no? Feeling ko sinabayan niya lang din talaga yung Huskar, eh, no? Sa scaling kasi maaga Boss, naman yung Huskar. Boss, kimabawin mo muna yung sabi mo kay XM na Razor na wala kang tiwala sa kanya para manalo tayo yung scale number 1. Eh, wala na. Ako naman, napanood ko lang, ha? Ako napanood ko lang, okay? Mm-hmm. Yan. At saka sinasabi ko pala kanina si Ami yun. Pag si Ami nag-Razor, talo yun. Oo, siya. Si Ami yun, hindi eh. Hindi talaga pagay kay Ami yung Razor. Kay XM, pwede na. Kay XM, pwede na yan. Tiwala lang. Mm-hmm. So, ano ba yung mga magiging next series natin? Ito, Gladiators Blacklist. Ito, Blacklist na naman, no? At least, makakakatakas na ako dyan. At least, wala na tayong dalawa dyan. Oo, oh, wala na. Ito na yung last series natin, eh. Sino ba yung masasabi sa Nostra, dito? Nag-liquid ako dito. Kasi feeling ko depressed na sila. Mm-hmm. Sa gaming, feeling ko gusto nilang idamay. Last game, oo, no? Oo, sana madamay ng blacklist. Ano to? 1-1 sa ano ka? Oo, gaming. Nag-draw ko dyan. Draw. Pwede. Para 7 points lang si gaming, kabahan pa. Mm-hmm. Oo. Pag nanalo kasi sila dyan, halimbawa, sabi natin makaisa yung blacklist, magiging 7-7 lang yung gaming. Oo. May habol pa tong bet boom pati yung boom. Ngayon, pag natusiro sila ng gaming, malungkot na rin pati yung dalawa. Itong bet boom, ano, boom, anong situation nito? 5-7 sila eh. Ah, same. 5-7. Ngayon, okay. kung at least, sabihin na nga natin, kung 7-7 si gaming, may chance pa sila. Mm-hmm. At saka ito, dito, husgahan to eh. Kasi kung magiging 1-1 yung yung Aurora, Aurora Extreme, 7-7 din sila. Ang daming pwedeng mag-tiebreaker, no? Ang haba. Diba? So maganda yung storyline itong stream schedule natin na yan. Mm-hmm. Ngayon naman, pag may nag 2-0, o di may isang bababa. Ayun. Ang mangyayari, yung isang magiging 8-6, yung isang magiging 6-8 ata. Tsaka kompleto na yung upper bracket natin kapag nag-2-0. Well, ito na nga tayo. Para sa ating game number 1, nakasmoke up na dito yung magkabilang team. Talaga lang yan ang wala. Yung mga Chinese, mahilig lang yan. Protect ward. Yung iba, ano eh, no? Parang late mag-i-smoke. Yun yung maghahanap ng first blood. Ako, mas gusto ko lang to. Kumbaga, maganda naman yung first blood attempt. Lalo kung sobrang last talaga ng hero. Sabihin na natin, mga S-Men Benchpool, SD Mirana, yung mga ganun ba? Yung madali, di ba? Automatic makaka-first blood ba kayo kapag ka may nahuli kayo. Pero kung wala naman, tanim mo na lang yung ward. At least, nakauna pa kayo ng position. Mm-hmm. Wala pang idea yung kalaban mo kung saan yung vision niya. So, okay pa rin naman. Yung ganitong approach. And tignan natin kung magkakaroon tayo ng contest sa bounty. Mura lang naman kasi. 50 lang naman yung smoke na yan. Pag ginamit mo, di makakapag-place ka nga ng mas safe na ward. Kung baga,
ano naman na siya eh, systematical na siya na ganyan yung ginagawa ng ibang team. May ibang team na hindi pa rin nag-i-smoke. Mm-hmm. Oo, pero kumbaga usually naunahan ka kasi, tapos nadi-deward ka agad. Yun, yung problema. So, yung mga hindi nag-i-smoke, ito yung tipong na maglalagay lang ng word sa side lang din nila eh, no? Oo nga. Kasi mahirap na tumawid eh. Automatic yun, maunahan ka ng kalaban mo and pwede ka pa makita maglagay ng observer word. Ayun, nag-ration. Oo, nag-ration, sir. Kidding a joke nga tayo, sir. Kidding a joke. Panimula lang. Tagal. Wala ko mukha, may nag-ration na kami dito eh. Oo, may ration na sasalita eh. Kidding a joke. Ayun! Naka-over. Over 40 tayo, di ba, Direk? Oo, over. Over 40, di ba? Okay. Over 40. Yun okay, ano tayo? Basta Aurora, pati Chinese team. Hindi sumusuko ito eh. Mga ano yan, mga late gamers. Kahit Mega Crips, talagang laban pa rin. Medyo nakakatakot lang sa side ng extreme kasi pag nalamangan ka nung inigbal yung Shrek Mar si Ayo, parang 30 minutes no? Kayang tumapos. Oo, ang aga kasi nila mag-enable. So, malaking bagay siguro dito yung lane stage ko sakaling malulugi ba talaga yung extreme or hindi. Ito, static leak nga lang agad para kay XM. Okay, 19 damage, malaki-laki na ito. Pero gusto ko ito ha. Pa-shoutout, Boss Kimo. Dumating na yung order ko na refresh t-shirt. Solid. Yun? Ang ganda na. Ayan o, refresh. Diba? Okay, shoutout sa'yo, Jan Makasyeb. Yan. Naka-order na nga agad yun. Nag-refresh nga din yun. Pero ganito nga talaga. Yung ganito yung matchup kasi ni Razor, pati ni Lashrak. Sabi nga, 50-50 naman yun. Huwag ka lang talagang masasalap-sap nga nung static link siguro. Tsaka maunahan ng level 6. Paunahan lang talaga ito yun, no? Sino ba yung mas maganda mag-rotate pagdating sa support? Parang syempre, labang yung may ES. Mas magandang rorote ito eh. Oh, Fisher, malayo pa, no? Ang daling patamain. Masigurado ito eh. At saka, alam mo naman to, pagka ata nagle-level 6, level 7 yung Leshrac, naka-chuchu na si Ayo din dyan. Naka-ready na, no? Depende, choice mo na lang. Kumbaga, since may Marcy ka rin ng mga kampi, pwedeng siya isama mo na isama. Pero most of the time, pag nakikita kong Lesh Ayo kasi, ayun yung timing eh. Mm-hmm. Like 8 minutes, 9 minutes, kukuha ng agent stock, kasama si Ayo. Tsaka ano, di ba? Isa rin siya sa sulit dun sa amplification ng overcharge kasi nga, more on spell damage si Lesh. Kaya sulit na sulit sa early. Parang naglalag tayo. Naka-ano ba tayo? Oh, may ano, pag... May pocket doon sa ata tayo? Parang. I-recon mo lang si Glet. Baka umano yan. Mawala. May ganun minsan eh, no? Nadadaan sa recon. Hindi nakikita ko, pati yung mga physical minsan, hindi lumalabas eh. Mm. Yung normal, biglang may lasit na lang eh. Pag ganun, pocket loss yun. Ay, no, gubagaral ka, no? Bigyan na, tumatalon. So, ayun, top lane short naman yan. Magbabalik lang tayo sa Glet, guys. Tingnan natin. Paparecon lang natin yan. Malag nga eh. Nasabi nga rin din ng mga iba dito. Medyo nagalag. May packet loss. So, tamang reconnect lang tayo, guys. Hoping na maging okay naman. Mawala yung packet loss dito. Boss Kimo, naging banu ka ba dati sa Dota? Oh, nung nag-start ako, banu ako nun. Wala naman yung pagka-start mo. Magaling ka na agad. Totoo yan. May mga games din na minsan, may mga araw din minsan na nung naging pro na ako, may mga games din na parang ang pangit talaga ng laro ko. May ganun naman talaga eh. Normal naman yun eh. Mm. Minsan honest ka lang talaga. Mm. Pero yung nung natuto na ako maging pro na sobrang bano, wala akong ganun. May mga game na minsan tatanga ka talaga or ikaw yung napupuruhan eh. Ang mahirap yung magiging bano. Oh, yung consistent na bano, ayun yung mahirap. Oh, yun mahirap. Mahirap gawin yun. May mga off din talaga na araw. Lalo na sa mga pro players. Pero ito, bottom lane, Shadow Realm. Eh, makakaligtas naman dyan si Shinq. Parang medyo okay nga itong ano na to, itong Dark Willow, kung ito yung mga ka-lane mo. Mm-hmm. No, safe ka? Safe, Shadow Realm lang eh, no? Kasi parang pwede kang tumapang, pwede kang mangharas na mangharas, tapos once i-baldog ka or i-rebound ka, mag-Shadow Realm ka lang, hindi ka na nga ma-hit. Madali lang, makatakas. Then yung Bramble Maze, ang gandang control din naman, di ba? Against these two. So pwede na, parang maganda rin yung naisip ng extreme para sa kanilang lane stage. Kung center naman yung gagawin nila, parang abutin ka pa ng bukas dyan eh. Mataas yung regeneration nito eh. Tsaka nga sabi natin, at least mabalance ba nila to? Kasi kanina, yung napanood natin yung sa Blacklist, pinapatay-patay yung Grimstroke Magno. Kasi baka naman dahil iba rin yung composition ngayon. Mahirapan. Baka naman mas mahirap patayin tong gantong setup. So baka maging farming game lang to, diba, sa bot lane para sa Marcy. Hindi sila yung totally magda-dominate. Malaking bagay na yun para sa extreme. Kaya nga, pero mukhang naglalag pa rin tayo dito. Oo, ganun pa rin eh. Inabot na ba talaga tayo? Okay. Ano mo yan? Masyado tayo naglalag eh. Uh-huh. Tumatalon. Ang hirap na ito pag sa teamfight eh. Ipipix natin yan. Papa-start na kayo direct yan. Kahit ito, nararamdam mo kayo nung naglalag. Garal-galo. Kapakitos daw eh. Kapakitos yan pagka ganyan. So, nag-hatak na lang ng wave. Good lang yung farm nila kung kahit si Bone Kings. Wala nang lulugi, no? Ayun yung kinagdaan. Usually, yung Enigma, sobrang angat sa deny eh. Pero nakasabayan dito ni Ami. Si Chang Ami.
Sa bagay, lagi nga pala kasing walang, ang tawag na, yung isang idol nun, no? Minus 1 mo, malaking bagay nyo. Oh, sige, sige, lipat mo ng clean feed para yan. Makita mo na natin at hindi tayo naghahalap. Sana walang, sabay sa clean feed, wala naman natang ganun. Depende lang sa nagpa-provide. Minsan naglolo ko dito. Oo, yun nga eh. Or minsan sobrang labo. Ayun, yun yung pinaka-problema. Yung nakakainis kapag ka nakita mo yun. Sabay na try namin yun eh before kasi hindi nga nawawatch yung game. Si Pai nga ito, nagbibibamax yun eh. Baka naman naglo-load ka na dyan, ha? Okay, smooth naman. So far. At least malinaw-linaw. Malinaw-linaw. Hindi yung pangit yung may quality. May sounds ba tayo dito o wala? Mahina lang ata sa pagkakaalam ko. Laksan mo na lang ng konti yung sounds para meron tayo. Ayan. Okay. Ito guys ha, hindi na lag. So medyo okay na panoorin to kahit papano. Wala pa rin tayong first blood, 5 minutes na, and nag-rebound na nga dito si 23 Savage. At success, dispose use, where's the Bramble Maze? Ayaw pa i-commit, pero finally committed. Hindi na makahabol dito yung center, so disengage na lang muna. Hindi mo talaga ma-one hit, kumbaga may umi-stop. Kung si Dark Willy go-go mo, pwede ma-stun ka. And si center, worse, kasi mag-i-stun na, mag-Bramble Maze pa, diba? So mahirap yung kill potential sa Aurora. At least safe ba siya, no? And mukha nga looking good naman din yung CS ni center dito, isa't isa lang yung lane nila. Yep. Wala nagkakalayo pagdating sa lane stage. Kumbaga, yung Razor, 10 denies. Feeling ko una siya mag-level... Ay, nag-level 6 na nga yung Razor eh. Pero wala pang 6 yung Lesh. Wala pang gank. And parang si ES nga yung mauna dahil palabas din yung power on dito eh. Katapult pa sakto din. Okay, ito kay XM. 6 minute. Nagbabalik love sa kanya, Lily. Sino sa swerte? Actually, wala. Delikado si Lorne of dito. Nakain ni XM yung Edik ha. Okay na, makapatay yung Q. Si Q mo bibigyan. First blood secured. And there we go. First blood para kay XM. And that first blood, of course, is brought to you by 1xBet na mas pinalaki yung ating welcome bonus na 7,800. Ayan. Then don't forget to register, Kuya Nick. Use our promo code, Kuya Nick, all caps. Message nyo lang Kuya Nick page, guys. And meron namang sasagot sa inyo. Ayan. And ako, magandang icebreaker yun. Ito yung sinasabi nyo kay XM na Razor. Ayan. Nakakuha ng first blood. Lumamang na. Dahil nakauna natin siya ng level eh. Kung level 6 sila stock doon, hindi ka naman nakata magko-contest. Parang napasama kasi sa baba lumabas yung rune, pero napaganda dahil nakakuha ka ng first blood. Oo, kahit sabihin mong support lang yung nakuha mo, first blood is first blood. Malaki yung gold eh. Valuable na yun, kumbaga. Kaya nga eh. Tsaka nabuhusit sila, kahit nga sila stock, nabugaw mo naman saglit eh. So yan, power trends pa nga agad sa Razor, di ba? Laking bagay na nun. Medyo parang kailangan nga lang ata mag-ingat-ingat ni Lorenov dito. Piling ko, pwede hindi siya yung priority. Dahil kung ES ka, ayaw mo ring mapabayaan si Enigma. Kung ayaw ka, ayaw mo ring mapabayaan si Marcy, no? So, bahala na siguro si Lexlock muna dito sa game na to. Yep. Talagang sa kanya lang magkakatalo. Once na mag-available siguro yung level 6 ng IO. Yun. Pero gagalaw-galaw naman na tong Marcy. Kasi nga yung sa relocate play. Pero ngayon, talagang quiet lang muna yung side lane sa side ng Aurora. Itong kanina pa to sa Twitch, ang haba ng tinatanong ah. Ano yun? Ito, boss, kimo na may tanong ko to kay Boss Jules. Kaso di nagbigay ng hero. Ngayon, tatanong ko sa'yo, what? Same, what if nasa TI Finals ka, boss? Alo, 2-2 yung game. Gagamit ka ba ng signature hero mo for the win? Hindi, depende kung ano yung napagplanuhan nyo. Oo. Kung 2-2 yun, for sure, nag-usap-usap kami kung anong plano natin. Finals, last game, finals. Anong, ano yung mga kailangan natin ilabas? Ano yung kailangan iplano dito sa laban na to? Ganun. Hindi mo kailangan maging selfish dyan. Finals, best of 5. Ano to? Game 5. Ako na to. Sniper ako. Ganun na. SF ako. Di ba? Parang gusto mo. Sige. Sabaw mo naman. No? Alatang hindi ka rin team player eh, no? Asa team pa rin lagay dapat, di ba? Dapat andan yung kasunduan. Lalo na yung Dota ngayon. Sobrang naging team-oriented masyado nito. Kailangan pinag-uusapan nyo lahat para at least after nung mga game. Walang regret. Pero ito, XM dito. Delikado ata. Pero nice Fisher Black. Natulungan si XM. Kung ipit siya doon, parang patay ah. Patay talaga. Oo nga, no? Level 6 yung ano, Lesh. Tapos merong IO. Adi, thank you, Q. Thank you, diba? Thank Boss you, Q. Para sa Fisher Black. Nabuhay si XM doon. Diyan, Diyos ko. And parang pati si... Maganda to. Gusto ko to. Yung Bone Kings, mayaman. Yung kanina na medyo may doubt tayo dito sa Bone Kings. Diba? Pero sabi siya, mga Chinese teams, ang galing mag-Bone Kings. Kumbaga, alam nila na kakayanin ng Bone Kings. Kaya, kung paano paganahin yung hero. So yun nga, kulang lagi sa Idolons to, apat lang. Dapat anim to. Na talaga naman masarap kuhanin yun eh. Ang layo pa naman ng range niya, no? Parang sulit, kahit pa paano, no? Yung makukuha mong Idolons, kahit mababa yung HP niyan, may damage naman eh. Parang, di ba, minsan na tawag doon,
sa enchant, tapos ina-enchant lang, di ba? Laking bagay na rin. So, XM, tamang farm na lang muna sa may jungle side. Tsaka hindi nagdo-dominate. Usually, sanay ako na, alam mo ito, yung enigma ng Aurora, laging nananalo ng lane to eh. Malakas kasi talaga eh, kapag wala kang pang-clear ng Eidolons. Tapos may kasamang Milian nga, yung may support na pwede pumatay. Mm-hmm. Or baka mas mahirap lang ngayon dahil ES yung katandem eh. Alam mo yun, kung mamaya Tuskar, tumangay yung pressure mo. Kung Tuskar pwede pa eh, no? Talagang aggressive to siguro. Malakas mo matay nun eh, level 2 pumapatay yun eh. Tag team Ice Shard, wala na eh, automatic yun. Ilan yung pumapalo-palo pa sa'yo dun? Pag namobla yung Eidolons, tapos may Malefice pa. Ewan kong isa't isa lang naman to eh, farm game to, alam na to. Mm. Pasok sa over to! Ano, medyo safe yung over natin. Ah, pasok sa over to. Huwag lang maglolo ko. Hindi nakakakuha ng momentum yung Aurora eh. Dapat Marcy, di ba? Hindi, the choice pa sila dito, magpa-farm sila. Lalo na kung ganito nakatahimik yung nangyari sa early game nila. Parang afford naman nila makipag-farman eh. Enigma, Leshla ka naman eh. Mm-hmm. Kumbaga, hintayin mo na siguro yung pinaka-timing din ni Marcy. Pero BKB, no? Sobrang importante ng BKB pala, no? Sa side ng Aurora. Elder Titan, Dark Willow, Centaur. May ratio pa ka mo. Grabe yung control. Diyos ko. Hindi, wala. Talaga magiging farman lang to. I mean, isa naman talaga sa... Isa naman sa strat yung ano eh. Talaga magpa-farm ka lang. Tsaka itong Chinese team pa ka mo. Alam mo naman yung mga Extreme, Azure. Kung magpa-farm at magpa-farm lang, eh proven and tested na yung mga yan. So, batak na batak to eh. Labahan mo ng late game, mga Chinese team. Sobrang doon sila nag-excel eh. Pero wala, no choice talaga siguro. Or baka kung may gustong gawin dito yung... XD, baka naman ito, yung dagger ni Centaur, pwedeng ito yung maging power spike nila eh. Maaga naman, I mean, ipaprioriority naman niya. Hindi naman yung typical na sobrang greedy ng Centaur. Dati nausap pa nga yung sinag-shivas muna eh, sana no? Ma-click nitong pinapanoro natin to si Savage, no? Diyan, pa-check-check na lang kung baka mamaya mag-okay naman yung Dota 2 TV natin, ha? Oo, mas okay pa rin kasi yung may control pa rin tayo. Na-check natin yung heroes. Wala, easy lang ito. Talagang pa-farm lang ito. Si drums! Josh. Interesting ito. Ito favorite niyan. Ah, okay. Ang usual binibuild niyo pa nga dyan pagka-drums, magdadagger, tapos mag-lens. So, diba, nakikita natin na usually sa Enigma, Vlads eh, no? Which is okay din naman, na-amplify mo pa yung damage ng Eidolons, pero ito drums pala. Bibilis pa kami yung move speed, pati yung hit. Oo, yun yung kinagadaan nun. Nung nakaraan, yung huli ko kasi siyang napanood na Enigma, yung sa Blacklist eh. Nagano naman siya, drums din. Pero bigla siyang nag-lens, sabay naka-shard. Sakto, 15 minutes yun yung timing. Ang lakas. Drums, lens, tas shard. Oh, sabagay kung... Yung Malipis na may lumalabas na Eidolons. Ang lakas niya sa teamfight, kamo. Tsaka mas matagal yung stun nun eh. Tsaka sulit. Kumbaga, kung ganun mo naman kaagam mabubo, why not, di ba? Parang clean ka naman eh. Tinag-advantage mo yung drums sa mga Eidolons, no? Kaya sobrang fit din naman sa shard. Inisip ko parang ang dating niya, Beastmaster na may pet, yung ganun. Ang lakas niyang damage yung mga teamfight. Kahit di mo naasahan mo na masyado yung black hole. Kasi kung makapag-black hole ka, much better pa rin, di ba? Pero parang at least ngayon, pwede na sila sumeta pa. Like, kung mabablack hole ka ni Enigma, nandiyan yung relocate up na rin yan. Mm-hmm. May follow-up yung Aurora. Kahit hindi sila masyadong magagalaw sa mapa, di ba? Umalis na nga si Bone Kings doon sa may top lane. So, ito, Armlet, Marcy. So, yung napanood mong Battle Fury ni Savage, hindi niya gagawin ngayon. Gagawin niya yung, yung approach ni Mickey kanina. Dinakado kasi siya dito. Ayoko lang na ganito pa siyang item, yung corrosion. Ang mahal din nito eh. Tignan mo, ang yaman naman niya eh, sa network ba? Pero parang kulang, wala no? Wala pa siyang item. Alam mo yun, hindi ka tulad nung kanina na nakita natin 10 minutes, naka-armlet, nakatakot naman talaga eh. Pag kada unleash, bubugbugin ka na eh. Kapag yung corrosion, sulit siya kung mag-go-on ka sa lane. Diba? Pero kung hindi, parang sayang na yung item agad. Pasok nga talaga sa overto. Ang ganda. Yan, chill lang kayo, chill. Mamaya na kayo magkainitan. Mga tipo 30 minutes. Under pa kayo, boss? No. Nag-over kami dito. Over 40. Over 40. Ang pinastahan natin. So, Blink Dagger. Uy, medyo malapit-lapit na rin mga para kay Q. Wala naman nangyayari. And dire-diretso lang yung gold. Pa-farm nga lang sila eh. Diba? Provide ng stacks. Yun lang. Pinapabilis lang nila yung items dito. Pag i-ES ka rin naman, yan naman nata mas gusto mo talaga. Yung kung hindi ka nakaka-cover, nag-i-stack ka lang dahil eventually may nakukuha ka rin naman doon kung kukunin ng kakampi mo. Kaya, lalo na ngayon, di ba? May XP na rin. Dati gold lang eh. Okay lang, ito na. Malapit na magbago to. Kadagger na si Centaur. Yan. Nakapasag na sila sa baba. Pwede na sila umatay sa gitna. Pwede nang umalis yung Centaur. Madali na kung sakaling pupunta sa gitna yung Centaur dito. Pero ando naman yung early ward na meron yung Aurora. Unless mag-smoke itong Extreme, then hindi nila ma-anticipate yun. Or baka pwedeng hintayin na rin nila yung BKB ni Razor. Pwede. Kung naka-BKB first item Blade Mill siya. Blade Mill yung naka-queued up sa kanya. Hindi, okay na yan. Parang hindi mo na rin kailangan hintayin. Dagger lang. To Blade Mill, okay naman na yan eh. Maganda rin naman against Lesh na andun yung damage. Imagine mo, masipsipan mo si Lesh na naka-ulti ka tapos naka-Blade Mill. Kalalaban ba yun? Kaya nga yun. Pag pinulsnob mo, babalik pa sa'yo yung Diabolic. Same thing. Mahal na kung mamamatay ka mo nun. Q
kidding a joke, yun yung mangyayari sa dyan. So farm mode lang talaga din para kay Savage. Hindi siya ganun kabilis kasi nga wala yung Io, no? Less yung sinasama ng Io. Yan nga yung sinasabi ko sa iyo kanina, kung mamimili na si Io kung sinong priority niya dito, no? Eh si Savage, iniwan na nila. Kaya nga na-take din tong baba agad. Parang no contest na, na. Nangyari. Nag-smoke nga sila. So yung award sana dito ng Aurora. Well, clueless, pero na-break stomp. Medyo malayo. Stomp i-activate na dito. The Just Cash Q. Inaabot pa nga ng stomp dito. The Echo Slam, the heals, the sustain. Is it gonna be enough to save him? Q will still fall. Terrorize connects from Shin Q. Tumatalong si Savage doon sa likod, ha? Where is Savage? Unleash activated with the black hole connecting in. The blade will activated, but it's not gonna be enough. Savage dropping low, but the armor tackle will be able to keep himself safe. Sustained with the IO heals. Finally, he goes down. Center, same thing. 2-for-2 at this point. Double kill para kay Lorna. He wanted to keep on going. DY dito might be in trouble. Same thing with Ame dropping low. The death pack might be able to sustain him. Ame survives, taking out the Enigma. 3-4-3 ang nangyari dun. Pero parang maganda na yun para sa side ng Aurora. Kung hindi tumalong si Savage siguro, namatay agad si Razor. Kasi MVP yung pagkakahil ni Ayo kay... Oo, nung taas na punubuhay, patay na dapat yun eh. Nagulat ako yung... Di ba ka meron siyang Lotus? No, feeling ko may Lotus pa yung ano, yung Earthshaker. Kasi kung once ma-heal mo talaga naman, kahit full HP si Ayo, papasok din naman sa heal ng kakampiyon. Ayun, tingnan mo. Ayun, tingnan mo. Asan ba yan? Mecha Lotus. Mecha Lotus, may stick din si ES. Uno eh. Full HP. Parang nasayang yung effort ng Bedlam Stomp, no? Oo. Buti nga, nakapag-black hole din si Jabs, diba? Hindi na, double agent din si Tosh. Tignan mo yung buhay ni Ame. Ito, muntik pa mamatay pa si Ame. Nakala ka, patay na eh, nung na-stun eh. Na-stun na siya kaya. Tignan mo, stun. Then, tignan mo yung right click, biglang boom! Tapos yung buhay. May kain kasi siya eh. Sakto, may available pang charge eh. At least nagkanda damay-damay. Kumbaga, pumabor lang sa extreme dahil nakatake sila ng tower eh. Mm-hmm. At saka kahit pa paano, nagamit ba yung mga big ultimates like black hole, 'di ba? Kumbaga kanina hindi naman nagagamit 'to eh. Oh, ang tahimik nga eh, 'di ba? At least nagka- laban. Nagkabigayan tayo dito. Alam mo na 'to kapag ganto. Usually kapag crucial na crucial yung game, nagiging maingat yung mga team. Ewan ko lang yung ibang team, 'di maingat eh. So tingnan natin dito with a 3-man smoke play sa side ng Aurora. Sila naman yung gagawa dito ng movement. Kahit wala silang black hole, wala silang echo slam, doable pa rin naman, mataas yung damage. Pero parang na-late yung item ni Enigma ngayon dito. Nakita mo yung build niya. May, binili niya na agad yung shard niya. Ah, binili niya na? Oo, pa okay. Ether Lens pa rin siya. Ay, pero relocate. Okay, wala nga abutan. Mm-hmm. Weird. So, pero parang tama naman eh. Okay lang naman umatake. Tingnan mo yung build ni Leshra. Kung naka-BKB agad to, may kaya pa. Kumbaga siya yung pinakamalakas na hero sa ngayon. Eh. Oo, siya, dito, ito yung parang matitake advantage ng Aurora ngayon. No? Mm-hmm. Medyo hirap yung extreme kapag ganitong may early BKB yung Lesh. Okay, nag-geso si Bong Clix. The burst is real. Damage kung damage ang habol ng Clix. Nakita ko, paano rin siya pa Dragon Lance, no? Baka siguro ito yung casual Hurricane Pike din ni Bong Clix. Ang ganda dyan eh. Yung gagawin mo, kunyari, di ba pag lumabas ka sa Windwalk, lalabas agad yung dalawang skeleton. Tapos sasaktuhan mo, ipapike mo pa yung kalaban. Basta maganda yung positioning, nakaka-hit ng libre yung skeleton. Yung skeleton. Tapos nakaano ka, paka mo, yung... Basta makasamo lang tong Tarbomb. Oo, yun. Ang bilis dumamage. Mataas yung blurs na ito. Deso pa naman eh. Kaya nga, at least baka ito yung solusyon kay Marcy. Ewan ko ha, parang hindi naman, hindi pa natin nakikita ang nakakapitan ni Marcy ito eh. BKB, ito na yung magiging next item para sa Marcy. Kailangan din niya yan dahil andan pa rin naman yung potential control ng extreme gaming. Tsaka naka-shard din agad, no? Parang ang wala ng kwento yung mga Eidolons dito once i... Uy, oo nga, burning barrage mo lang, no? Early shard si Ami. Well, deso kasi siya eh. Deso kasi siya eh. Talaga kailangan mo yan. Sulit pa yung ano, Dragon Lance, no? Kasi lalayo yung range ng burning barrage eh. Ako, nagka-timingan na sila dito. Ultimo si Razor, naka-BKB na din. Sabay-sabay ang BKB dito. Tignan natin kung magkakabigayan ba. Extreme naman yung gagawa ng smoke play. And yung Marcy lang naman yung isolated so far sa side ng Aurora. Wala siyang relocate ng IO. Nandun yung IO sa Lesh. Ang problema nila, parang medyo mahirap kasi pumasok ng second tower eh. No? Tingnan mo, kahit yung Aurora kapag something species, nandito sila sa likod lagi ng mga towers nila, no? Ay, maganda yung vision nila dito. Pero parang piniping dun eh. May nagping na orange dun si ES eh. Alam din ng Aurora. Tingnan mo yung position din nila, no? May idea sila nandito sa may triangle area yung extreme. Maingat kasi, tsaka tapang ni Bonding, sabat papalo kasi ito ng first tower nang wala naman reason siguro. Oo, parang ano yun. Kakaiba. Obvious, okay. Obvious. Kumbaga. Obvious yung smoke play na ginawa ng Extreme Gaming. Pero nag-payoff pa rin naman. Nabasag na rin tier 1 top. Oo. May nakuha pa rin naman sila. Hindi naman sila yung parang sayang na smoke nangyari.
Kasi ang tanong kung may mapipick top pa ba sila dito. Maganda-ganda naman duo to. Talon mo nga naman yung center na mayroong bedlam. Bedlam, no? Damage pa rin yan. Combo pa ka mo kasi nakabill naman siya eh, di ba? Kaya nga. So ma-amplify pa yung damage ng bedlam doon. Lalo na pag isa lang yung hero, no? Sulit na sulit yan. At ka, Aurora naman yung nakasmoke. Ito. Talagang wala nagkakapitasan dito. Ang weird, yung Lesh tsaka yung Io yung nag-smoke. Di ba dapat ito lang yung ano, Lumera spawn? Ah. Nag-relocate? Ba't sila yung nag-smoke? Hindi ko alam sa kanila. Siguro dahil kailangan pag-farmin pa ng BKB si Savage or magdagdagan pa ng item si Enigma. Dapat dito yung Enigma yung nag-smoke eh. Mm-hmm. Oy, alam mo, ayun! Kung sino man yung kasama dito ni Io, hindi na kailangan smoke yun. Pero nag-load tayo dito direct. Oh, direct. Silip nga muna tayo. Baka naman kaya na ng Dota 2 TV natin yan. Gumagana na naman ba? Mataas pa rin ba yung packet loss ng Dota TV natin? Alas 8 na. Hindi na dati nangyayari ito ah. Usually kasi alas 6 alas 7 nangyayari sa amin ni Aluto. Pero parang alas 8 naman na eh. Okay yan. Ah, yung ano, parang nagkaka-packet loss. Oo. Oh, may ganun nga. Yung ganitong oras, ang taas ng packet loss minsan. Minsan yan, ganyan yan. Kaya sa Dota TV, di ba? May ala. Titisin na muna natin doon. Ihintayin mo na lang. Tignan nag-play naman na ulit eh. Nag-play naman na ulit yung kanina. Mahalaga hindi lag. Ang mahalaga hindi tayo lag dyan. Huwag lang mahihinto sa team fight ng ano. Biglang ganun mag-loading sa team fight. Yun yung pangit. Yung crucial. Ano yung palupalo ka pa mag-gas? Oo. Sabi ka. Nag-lag. Update lang boss Kimo. Lamang heroic. Sa kabila na kung mandadamay pa yung heroic. Kailan ba ng heroics? OG. Importante pa naman yung series sa OG. Oo nga. Parang every game matters na rin sa kanila eh. Mm-hmm. Sabay, ganyan talaga eh. Pag last day. Ako nandadami na ibang team. So ano to? Dragonlance available na sa Klings then going for BKB din naman. Importante. Yeah. Daming istano kalaban eh. Kung hindi ka rin magbibkb dito, ilista mo na kapag ka na-disable ka. Sabi natin, bigla ka na-feature lang. Feature. Nadikitan ka ng Lesh. Alam mo na. Dito lang nga lang yung maganda. Parang both teams, ang hirap mag-Roshan. Feeling ko, kung sino yung mag-a-attempt nun, makukontest ka eh. Ito namang Aurora, parang nag-chill lang talaga. Especially, wala pa nga BKB si Savage. Mm-hmm. Kung magsasabay na itong BKB niya, and si Leshrak naman, may BKB naman yan. Eventually, malakas na rin sila sa teamfight. Kaya nila eh, no? Talagang match na match lang yung mangyayari dito. Pagalingan na lang sa execution siguro. Siguro, big factor is yung magkakaroon ba tayo ng magandang Echo, Black Hole sa Aurora. Nasa kanila naman yung wombo-combo ba eh? Kumbaga, pag nangyari yung echo-black hole na sinasabi natin, o ba black hole echo kayo? Lista diba? Mo na yun, di ba? Alam mo na yun, automatic na yan. Pero ito, nag-smoke na nga dito yung Aurora. Anong item ni Jobs? I mean, di ko sure. Pero... Nag-lens ka yan eh. Nag-lens. Echo slam! There we go! A quick dunk over to the Dark Willow. Easy burst, then transition para sa objective. Babilisan lang sa side ng Aurora. At least may nangyari na sa kanila. Nakalabas din sila. And echo lang naman yung kinamit nila dun. And catapult included. Mid lane, but there goes the counterplay. XXX, BKB has been committed by Lornov. Turning this fight around. Look at the damage. Diabolic solo para sa center. He is down. And now the Black Hole holding all the XM. Double kill. Naku, nag-condition bigla yung extreme. Isa-isa. Sulit yun sa Aurora. Grabe naman yung lapag niya. Kahit blade mill, di niya pinindot or BKB doon. Kinain nila yung Diabolic Edict sa may, ulti, Pulse Nova eh. Oo. Saglit na yung center. Wala pa siyang BKB. Masakit damage nun. Naka-ano yun eh. Nakakaya eh. Oo. Tapos may tetam ng IO. Masaka talaga dun. Pero teka, sasama ba si Ami dito? Nandito na rin lahat ng kakampi ni 23. Pwede rin sila mag-Rosha kung gugustuhin nila dahil nakita nilang nag-TP pa yung Razor eh. Pwede hindi aabot to eh. Pwede. Like, ang layo ng tatakbo yun ng Razor. Kaso nga lang, siguro, knowing na wala silang Black Hole or Echo, baka... Ayaw nilang lumaban mo. Ayaw nilang i-take risk yung Roshan. Hindi, sabagay, wala pa rin naman BKB ulit si Leshrak eh. Tsaka parang ano naman eh, hindi naman... kailangan madaliin ng Aurora yung game. Di, mahirap lang kasi yan. Mamaya biglang lumipat sa taas kahit pa paano area ng extreme. Oo, ng dire. Lalo na wala silang tier 1 top. Lagi no? Pagka umaga, mas maganda pa rin na makuha mo as Radiant yung Aegis. Ayun naman eh. Yung parang talagang naging reason ko ba't tayo nagkaroon ng dalawang pin. And kasi maganda yun. At least, kumbaga yung tuloy-tuloy ba. Sabihin na natin, yung third Roshan, yung second Roshan, lalabas pa rin. Doon pa rin sa area. Yes. Kaya mas importante pa rin yun na iniisip. So ito, 3-man smoke play naman ngayon sa Extreme Gaming knowing na down yung key ultimate ngayon. Ito yung audition nila, 1v1. Alam si Centaur, hindi nag-stampede. Nagpastan lang kay Leshrak. Yep. Tapos naman si Razor, hindi nag-BKB, hindi rin nag-blade mail. Hindi nag-blade mail. Na-black hole lang. Sakit eh, no? Naka-pulse Nova pa before mag-black hole.
Sinulit talaga eh. Kumbaga nakain niya lahat ng damage na pwedeng makain doon. Diabolic na sulit eh. Talagang isa-isa lang sila eh, sumalo ng Diabolic. Ay, pero teka, kukuha na lang era dito, extreme mo. Kung gusto nila mag-Roshan, ayaw nyo kami labanan ah. Eto, pumapesto na nga yung Extreme Gaming and Astral Spirit. Taga-provide lang ng information, vision dun sa side ng Aurora. 5v5 to ah. Limang heroes nasa bot lane ngayon. Gusto ko to, yung building sync yun na to, naka-lens type siya dito. Kumbaga, alam mo yun, siguro priority niya makancel yung black hole eh. Mm-hmm. Materrorize mo balagi yung black hole. Lalo na hanggat wala pang BKB, di ba? Mm-hmm. Mamaya, ang magiging option na lang dito pang cancel ng black hole pag may BKB, Earth Splitter na hindi naman mahirap, reliable. Mahirap gawin yun. Kailangan mauna yung Earth Splitter, mm-hmm. Matimingan mo eh. Antayin mo, pag nag-BKB mamaya, si Enigma. Mm-hmm. Ayun yung parang mahihirapan niya. Alam mo ba yung pinamaganda dyan? Ano, ano? Siyempre late game mangyayari yun. Yun, di ba? Over na yun! Oo! Parang dapat bumomba tayo doon. Ako nandito siya, alam, binomba yun eh. Si may bomba ng ano yun eh, ng mga laro ng extreme eh. Ako kaya Azure eh. Basta mga Chinese team, auto-bomba ng over yun eh. Talagang ano pa rin eh, no? Known pa rin sila na play safe eh. Hindi, tsaka kumbaga, yung mga nakikita natin game kanina, yung mga per series, bakbakan ng bakbakan yun eh. Itong mga to, talaga nag-iingat. Ayaw na lang magbigay talaga ng opening sa opponent nila. Kumbaga, okay lang maging patience ba or maghintay? Hindi nila kailangan magmadali. Sinusure nila yung parehong galaw nila eh. Kumbaga kasi mahirap nang magkamali kung plato talaga yung game eh. Yep. At least ito, nasa comfort naman sila kapag ganitong farming yung game. Mm-hmm. Doon sila talagang familiar sa place na nila. Matagal na yan para sa mga Chinese region. Sa Chinese team, alam mo naman yan. Eh, yung Aurora rin, batak na to eh. Wala kang pakialam to kahit tumaba ng mga 60-70 minutes lagi. Oo. Napapanood ko yung mga game nila, may mga ganun eh. Hindi nawawala, hindi iba. Kumbaga talagang mataas yung chance na mag-over yung mga games lagi kung sila yung naglalaro. Mm-hmm. So, tignan natin dito. I mean, nalipat na yung area ng Roshan. So, advantage ito for Extreme. Lalo na pag nagbabaybakan, di ba? Andan yung outpost. Wala rin tier 1 top yung Aurora para malapit ka bit. XSS. Rebound. Ooh. Pero the counterplay, but the BKB has been popping. Savage dodging to stop XSS. Stamp it. Finally committed. Same goes with the BKB. Mabubuhay naman dito yung Centaur. Pero both heroes nag-BKB dun. Pero parang okay yun. Kahit pa paano good raid. Nagamit mo yung Unleash, nagamit yung BKB ni Marcy. Mamaya hindi makapasok yan eh. Sobrang laking sa damage yung Marcy pag walang Unleash, di ba? Hindi, parang hintayin mo talaga. Ayaw mong lumaban ng wala kang ganun eh. Wala kang Unleash. Gusto mo ba yung pupuk-puk-puk-puk lang na ganun? Isang sapak lang? Mm-hmm. Kumbaga left jab lang yun eh. Eh kapag naka, ano, combo na eh. Iba yun, no? Grabe yung difference kapag may Unleash si Marcy. So pwede matake advantage ng stream. Dito, medyo nagiging aggressive sila. Naglalapag ng Bramble Maze. And there goes another stop! No, no, it's over the jabs, but it's sustained. Is it gonna be enough from Oli? Oli dito, just keeping jabs safe. But the damage from Ame is way too much. Oli getting next with a stomp, holding him in place. Larnoff dito, BKB TP out. Will be able to make it, but not the IO. Two down para sa side ng Aurora. And eto na, yung Roshan. Yun yung sinasabi natin. Since nagamit mo nga yung BKB mo, yung Unleash mo, anong contribution mo sa teamfight kapag ka may nahuli si Centaur na ganun? Which is yung Enigma pa yung nahuli. Ah. Diba? Ideal target pa. Ideal no? Target pa eh. Talaga naman, pinipilit ka ni Ayo sanang mabuhay. Kaso yung damage ni Ami na pre-hit, eh, masakit. Desolator, diba? Tapos pre-hit yung clings, dire-diretsing right click. Wala. Kahit anong sustain ng Ayo dyan, talagang ma-out damage at ma-out damage ng ay, pero Kyo, may masamang plano dito. Uy, uy, ito. Ang katabi to, niya naman yung tropa niya dyan, si Sinkyo sa punuan. Oo, pareho sila dyan. Pero hindi naman na magpipilit si Q. Baka magkaroon pa ng bonus gold. Ay, may maganda pala kasi silang vision dun sa may left side, malapit sa may Lotus. Mm-hmm. Kaya pala kitang-kita si Sir Arik dun, si Enigma. So, Roshan secured Aegis para kay Ame. But for sure yan. Kasi mama, ikaw na yung target naman ng BKB. Mm-hmm. At saka kung once magka-Aegis tong Clinks, ito yung pwede kang tumapang para mag-hit ng second tower. Pwede kang humarap, di ba? Kung papatayin ka ng Aurora, hindi sila magko-commit ng Black Hole eh. Maganda, may Aegis ka. Maganda niyan, 27 minutes na kuha yung unang Aegis. Matagal pa yung next, di ba? Tapos max spawn time pa, no? Ayun yung maganda. Masok yan, pero palaban pa rin naman natin Aurora. May ginaw sila dito. Oy, eto, naaabot pa nga yung Dark Willow. Yun lang, pagka nga naman naunahan din si Shinkyo, pwede siyang mamatay dito, Polly. Mm-hmm. Sabagay, daming disable kasi talaga, no? Once kahit yung rebound lang mag-connect, ang daming follow. Fissure, Split Earth dito ni Leshrac pa. Saka hindi mahirap eh yung ganung setup sa Aurora. Kasi layo ng Fissure, no? Kita mo nga ito si XM, napa-SNY dito eh. Kailangan status mo ata yung status resistance. Magkaroon ka man lang ng opening na okay, makapag-pop ka rin ng BKB kahit maunahan ka ng Aurora. Malaking bagay na yun. Kaya nga, kaso takot na naman ito parehas. Alam mo na yan. Pa-farm na naman itong dalawang team na to. Kaya kahit may Aegis, di ba? Hindi, XM pwedeng umatake. Yan.
tier 2 lang siguro, at least hanggang tier 2. Mm-hmm. Yung pwede nilang makuhang goal dito kapag sa side ng Extreme Gaming. Hindi rin naman data masama sa Aurora, no? Dahil habang tumatagal to, nag-scale din naman yung hero nila. Mag-going forward ba yung lineup nila na kahit mag 40, 50, 60 minutes, papalagyan eh. Kumbaga execution wise siguro magkakatalo talaga ng matindi. Yeah. Importante talaga yung execution, initiation for Aurora lang na dun sa mga key ultimates sila dito, no? Mm-hmm. Yung Black Hole, Echo Slam. Eh wala, para namang talagang kailangan mag-patience ka lang, ihabol mo lang ng item si Jumps pa siguro, no? Wala pa, wala pa rin bang BKB yung Enigma? Wala pa rin nata yun. Wala na ka din siya, eh. Wala na maklik, eh. Ayun! Naklik na. Going for E-Blade pa nga, eh. Hindi siya mag-BKB. Okay, I mean, anong meron sa E-Blade? Di, parang hindi niya pangarap ng Black Hole. Oo, oh, yun nga. Hindi niya pinaparayority yung ganun. E-Blade, nakago Scepter ka, hindi ka kayang one-hit ni Bone Kings. Baka yun yung concern defensive niya. Defensive item lang, no? Kumbaga may tiwala naman siguro siya sa kakampi niya or baka at least gaya mo na si Q na bahala dyan. Like may Echo Slam din naman tayo. Isipin mo na lang yun yung Black Hole din. Kung madadagdagan ba ng pambuhay yung lineup nila, pwedeng ma-micro itong side ng Extreme. Lalang pang-save na lang nga talaga yung E-Blade dito ni Jabs. Hindi naman din umaangat yung network. Tignan mo, lahat sila nagpa-farm lang ngayon. Wala, same-same pa rin naman. Just like nung mga early stage natin dito, more of farming yung game natin ngayon. Kahit may Aegis yung side ng Extreme. So, hindi naman nagkakawalayo pagdating sa network. Namang pa rin yung Klinks. Bloodstone to eh. Napa-bloodstone na itong si Leshrak. Oo. Well, maganda naman yung Regis eh, na-increase. Hindi, lagi naman yan eh. Mm-hmm. Alam mo naman yan, MVP item ni Leshrak yan. Once magka-bloodstone, hindi na babawasan eh, no? Basta marami kang tinatamaan, ha? Oo, oh, yun. Doon mo masasulit yung sustain eh, na lifesteal. Hindi, dati ka nakakontra pa ng BKB, pero nung naging, di ba, immunity na lang. Pumapasok naman kasi yung damage, may na-lifesteal ka pa din. Kahit papano, di ba? May damage pa rin. Kumbaga may nakukuha ka, may beneficial pa rin. Mm-hmm. Ayun yung unlocking changes na nangyari no, sa Dota na yung BKB. Hindi na siya immunity talaga. Pinig ko nga, kaya si RTC nung nakaraan, hindi nag-BKB. Dahil lang, pinapahina na itong BKB. Advance ako mag-isip. Galingan ko na lang, di ba? Di na ako magpapatama ng skill. Pabonglings may nakikita dito. Courier na lang, settle na lang doon. Meron pa rin naman siyang Aegis, so I think objective na to para sa side ng Extreme Gaming. Nakaposition na rin sila eh. Ang ganda pa niyan ngayon, yung Aghanims ba ni Bonglings? Pag tumagal din ng late game to, once magka-Aghanims, nakaka-version eh. Yung Burning Army, di ba? Yung unang labas niya, kunyari, di ba, may masasamo na siyang dalawang libreng skeleton, tapos isasagad mo pa yung Burning isang Army. Isang linya, no? Tsaka maganda pa sa Burning Army kasi, pwede sa objective eh. Diba yung skeleton niya tumatake sa tower? Kaya nga. So hindi ganun kahirap sa side ng Extreme kung sakaling pinag-uusapan natin yung tower push. Eh may damage na siya. Ito mo, Daedalus Deso na yun eh. Kumbaga easy tower take na to eh. Hmm. Isipin mo pa, sino yung pwedeng humit dun sa skeleton sa side ng Aurora? Leshrak, Marcy, Mili, parang wala eh, no? Hindi naman nata sulit na gamitin yung Unleashed Deso. Itik mo pa isang sa'yo. Isa lang yun, para lang dun sa mga skeleton. So sobrang worth nga nung Aghanims ng Klinks dito sa game na to. Ayan na nga, may pipip item na. Lalo, basta may Daedalus ka na ata talaga. Or basta may critical ka. Yung iba kasi nagkakanda pa din eh. Ah, oo. Yung iba naman, ito nakikita ko, standard naka Daedalus, no? Sa bagay, parang mas worth it pa rin talaga ata yung Daedalus. Lalo na kung ganyan yung build mo. Mm-hmm. Kung gusto mong magpunta ng Aghanims. Yung kanda kasi, gumagana naman nga yun dun sa may... Stick, sa Tarbam. Sa Tarbam, pero hindi ganun kagrabe yung damage. May ano eh, may downtime ka eh. Like every cooldown lang ng kanda, dun yung parang okay. So, at least yung Daedalus, anytime, sakto pa sa Ags yung skeleton mo, mataasing damage, of course. Naku, tingnan natin kung ano mo mangyayari. Hindi naman sinugod din ng extra yung Aegis nila dito. Talagang nakipag-farma na lang din sila, yun. Tormentor na nga lang makukuha ngayon. And yung Shard Upgrade, pareho maganda sa support, ha? Actually, kay XSS na napunta sa Centaur. Diba? Maganda rin naman. Baka kanina pa kasi nakabili din si Shinkyu. Si Shinkyu, maganda talaga yung Shard, no? Sa ET minsan, malas yun. Ano no? Yung shard kasi nito yun yung pwede kang lumabas dun sa Echo Stamp. Diba ah, yung kay ET, ano ba kayo, nag-spirit ka? Ah, yung kay ET. Pag nag-stamp ka, pwede kang lumabas dun sa harap na yun. Pwede yun dahil combo naman yun sa may Natural Order. Once kasi nandun yung tunay, pati yung Astral Spirit, malakas yung damage ng Natural Order. Pero yung cooldown, ayun yung maganda rin dun. Yung cooldown ng Echo Stamp, diba, marireduce kapag yung shard. Hindi pa rin sulit yan. Minsan kakamatay mo pa yun. Maganda na yung nagre-reposition ko na lang, spirit na lang yung kinokontrol mo. Pero yung Birut Kill kasi yan. Na-off naman na ata siya eh. Na-off naman. Pwedeng hindi mo gamitin. Kumbaga kahit cooldown na lang yung habulin mo, okay na. At least madami, mas mataas yung chance na nakaka-control kayo. Laking bagay din talaga yung Natural Order kasi. Na maganda lang yung pag may hinahawal ka lalo na pagpabak yung kalaban. Kasi automatic makakalapit ka pati nga yun yung
sarili mo mailalabas mo agad doon. Masakit yung damage ng natural order ones kasi astral spirit lang. Ano lang yun, yung spell. Ay, sa magic lang yun. Spell resist lang yung nawawala. Ngayon, pag nandun yung tunay, pati ba yung base armor? Base kasama na. Talagang masakit kapag hinahabol ka. Eh, kung titignan mo kasi yung heroes ng extreme gaming, hindi naman sila more on magic damage, kaya parang hindi sulit yung astral spirit na natural order. Pero ito nga, speaking of astral spirit, kaya nakasmok na yung Aurora. Ayan na. Magkakalaban na. Wala ng ADC. Kanina pa nagpa-farm. Magsawa naman kayo. Mm-hmm. Magsawa naman kayo kaka-farm. Usually, yung iba, pag pa-respond na yung Roshan tsaka nag-smoke clear. Medyo na paaga para sa Aurora ngayon. Baka naman kasi marami pa silang reserve na smoke. Wala pa naman nangyayari. Parang two times ko pa lang sila nakikita mag-smoke dito. Siguro, kasama na yung early. Mm-hmm. Pang take advantage lang siguro sa map. Ay! Ako po, Kiyu! What was that? XM dito. He'll pop the BKB. Trying to find around Savage dito. Static Link. Medyo malaki na yung huwa ni XM. Ito na. Medyo lugi ata si Savage dito. But now he'll try to turn this with a black hole. Holding on the Razor. Razor dito will be taken out. And look at Ame. Ame with a lot of damage coming in. Enigma will be taken out. XSS blinking in forward. Holding on to Marcy. Savage goes down here. Oli. Relocate. Mamabuhay ba? Well, nakatakas pa rin naman si Oli dito against Lorna, but there goes the counterplay. The echoes down on the 2, but Lorna still dying. The sustain is not gonna be enough to keep him safe. 3-4-2 trade as of now, and Centaur getting stopped. They have the Shivas, they have the Bramble holding on Q. 4 down sa side ng Aurora. Double kill para kay XSS. Naubos kasi agad yung mga core nila. And parang, ay, alam mo yun, nagamit na yung Black Hole, nagamit yung Unleash kay Razor, pero tumagal pa siya eh. Piling ko ako, nag-BKB agad si Ballkicks, namatay na agad sila yung Shrek dun eh. Mm-hmm. Kasi yung ayaw kumapit kay Marcy eh. Tamo ang gulo nung nangyari, hindi well executed para sa side ng Aurora. And sabi mo nga, nasip-sip na ni Razor. Ang tagal eh, di ba? Ang laki na ng damage yung nawala kay Savage. Kaya ang baba, tiga mo, nag-unleash. Parang dapat kung full damage yung patay na agad. Ito, na-delay pa nga lang nila, na-pressure, na-enchant. Kaya hindi naka-pre-hit eh. Kung tuloy-tuloy naka-hit yung ballgames dyan, may namatay agad sa kanila. Well, it is what it is. And nanalo nga dito yung extreme sa team fight natin. Not sure kung ano nangyayari sa mismong live. Medyo maliit. De, and, parang pumupush sila sa taas. Taas na, top lane. Tier 2 top ata yung nabasag na nila doon. Ang masama niya, palabas yung Roshan nung before mangyari ito eh. Yun, may na-DC. Okay. Magkakaroon muna tayo de, na farm lang, back lang. Nag-farm lang yan eh. No? Nag-farm. Siyempre, antay tayo. Uy, tingnan mo yung Roshan. Yung respawn time. 2 minutes yung added time. Sa 37 pa yan. Tsaka mahalaga, hindi nag-high ground. Hindi tayo bibiguin ito. Oo. So, pwedeng tumagal pa talaga. Tsaka wala pa eh. I mean, kaya pa rin naman yun ng Aurora, di ba? Pero grabe, no? Isipin mo, 35 minutes lumabas yung 10 kills na yan. First 10 kills? Dahil walang nagkakapatay. Hindi ko natin napansin. I mean, first 10 kills pa lang pala tayo. No, wala eh. Chill sila eh. Oh, oh, at yung kanina. Yung kanina replay, di ba? Yung sa... Ito dito nag-start na magkaroon ng magandang momento. Nakapost daw kasi, nakapost. Eh, labas mo muna yung ad break natin. Total mo ako nakapost eh. Direct. Labas mo yung ad break natin. Pakita mo na. Gusto ko yung payat. Yung payat naman. Yung payat. Wala ba tayo dyan na ad break? Ilabas mo yung ad break natin. Nakapost ba't eh? Manday easy si Centaur eh. Yung payat, yung payat, yung payatot. Yung payatot. Ay! Pak, pak, pak. Ang gangangas oh. Nung nakarami, maganda kayo ah. Yung na-ad break ah. Yung may kanta pa. Oo, yung may kanta ng ad break. Ano yun? Parang hindi ko inaabot yun na. Pampatanggal malas. Meron yan, meron. Meron yan. Yung dito rin oh. Ay, oh. Game. Oh. Yeah. Ito to. Yan. Yan. Oh, di ba? Oh. Yeah. Oh. Oh, oh, oh. May panila pa eh, oh. Jabawakis eh, oh. Kaya mo pala eh. Kaya nga eh. Kaya mo pala eh. Ay, iyalak eh. Oh, energy, energy. Energy, energy. Pasap sa dance step eh, oh. Yung mukha. Palumpalo eh. Talagang ginaya eh, oh. Yan na. Okay. Ad break ka sa akin na yun. Nag-hote. Oh, nakapagod na yung ginawa ni Justin. Mahaba-habang oh, napalag ko din to eh. Grabing TikTok. Hindi ko akalain magagawa ni Jules lahat ng step eh. Kaya ni Jules yan, batak yan, batak sumayo yan. Oo oh, eh, may ganun po. Jabawakis talaga na si Jules eh. Ah, may wager na ba tayo direct? Ano nilabas yung wager? At even na lang daw yung nailabas dito ni Direk. Yan, guys. Mm-hmm. Dahil sa bagay kasi, lamang eh. Parang ang pangit naman pag minatch winner mo pa eh. Lamang kasi sobra yung extreme. Akalain mo ba naman, 35 minutes, dun lang nagka-first 10 kills? Sobrang passive ng game natin. Ay, yaman na lahat. May clinks, may item, no? Wag lang magpo-4v5 to. Naku, nakapag-gas kami kahapon niya. Ayaw! Ang nangyari dun sa ano bang, yung last series ba yun? Yung sa Tundra. Na DCC 9 class, hindi nakabalik. 4v5 yung nangyari. Tapos SF carry pa sila. Talagang alam mong patalo.
Sama nun, no? Kaya nga. Sana hindi naman ganun. Kasi ganda ng laban ngayon, eh, no? Tapos center pa yung wala. Ito pa yung mahirap dyan. Okay, marang medyo... Tsaka yan yung, okay, ano support, nila, eh. Yan yung nag-execute sa kanila, eh. Initiator diba? Nila yan, eh. Kung mawawala ito, paano na? Hindi ko kontrolin daw ni E.T. Daming trabaho ni E.T. yan. Center ka na muna, Seb. Gaganunin pag stamp mo, bitaw muna. Center muna gamitin. Naku, wala naman tayo nakikita ang sinachat din nila. Wala tayo information kung bakit. Anong nangyari dito. Kaya nga eh. Hindi pa tayo hindi pa ina-update. Ano ba, mayroon ba siya sinabi kanina? Hindi ko alam kung magkakasama itong, hindi ako sure eh, kung magkakasama itong extreme eh. Mm-hmm. Kung baga baka mamaya magkakahiwalay din ng boot camp ito sa Europe eh. Pwede, no? Discord, check mo sa Discord kung anong mga sinasabi dyan. Ha? Ah, sige, check mo rin sa Dota 2 TV. Oh, silip tayo, silip. Oo, baka ano na. Yung touch by touch na music, Boski mo. Meron ba nun? Ang nakita ko yung ganun eh, yung kanina kay Jules eh. Yung ad break na yun eh. Tapang pauso kasi sila ni Polok ng ad break eh, ayan. Ad break ka ngayon sa akin. Asa sila ba nagsimula na yung nagpapa-ad break? Ginawan ako ng kante eh, si Boss Baby eh. Ginawan ng kante eh. Ad break ka ngayon. Ayan, tumakas muna. Uy, oh, akas A, no? Pak. Nagkano nga yun, nagniningning nga si Jules dun. Sama mo pa ng joking aside, no? Kaya nga eh. Hindi, kidding nga joke. Ah, kidding nga joke pa. Kidding nga joking aside. Seryoso pa talaga yung mukha ni Jules. Tago mo na muna yan, baka umabot pa sa over tayo. Baka mayari pa yung over natin. Makarma tayo. Dali tayo dyan. Ano nangyari sa Dota TV natin? Okay na ba? Hindi, yung Centaur DC nga, yung huli nating nakita, DC pa rin si Centaur dito, no? Hindi, I mean, may pakotas ba kaya yung Dota TV? Sana wala. Ah, nag-crash daw yung PC ni Centaur. Magbibuild lang ulit. Bili lang muna bago PC. Ayun na, mahirap doon. Mas maganda pa rin yung ad break mo kay mo, sakto sa kanta nila. So, nga ako, pinapalabas ko yung minsan, kahit ako yung nagkakas eh. Sabi, pampasyon natin daw yun sa blacklist, 3-9 namin ni Lalo, talo pa rin eh. O, diba? Clean feed yung kanina, yung pinapanood natin, clean feed. Oo, guys, kaya medyo parang low yung quality minsan. Kasi nung nanonood tayo nung simula dun sa Dota 2 TV, nagka-packet loss eh. So, lumipat tayo ng clean feed. Yun nga lang, DC pa eh. Chinek lang din muna natin, baka naman okay na yung Dota 2 TV. Baka mas okay dun. Yeah, anong oras na rin naman na eh, no? So, feeling ko may chance na maging okay naman. Nakalimutan daw magpa-change ng piso sa net cafe. Meron kaya sa ibang bansa, no? No? Piso, sa Pilipinas lang yung piso net na yun. Yung piso na lang. Lahat ng piso nausa dito eh. Nung bata ako, meron yung sa arcade talaga, piso. Oo, oh, yun. Oh. Talagang kahit naman sa ibang bansa siguro. Ano yun, easy 3 minutes yun eh. Pag nilagay mo doon sa arcade, tapos ano pa yun, Marvel versus Capcom. O kaya yung Dragon Ball Z. Mm-hmm. Sarap laro yun, nagkakating pa ako noon. No? Mga grade 5 pa lang ako, meron na doon eh. May mga arcade games pa ba ngayon? Parang Birane, no? Sa ano, napunta ka na lang ng mga Tom's World. Yan. Oh, meron ba doon? Time zone ka na, makagano na lang. May quantum pa ba? Hindi na ako nagmumuli. Meron pa rin. May quantum pa ba? Yun, doon uso yun eh. Uso Marvel versus Capcom doon eh. Pero usually, parang nakikita ko na lang, mostly, puro mga Tekken, Street Fighter. Wala na yung mga dati may mga Metal Slug pa eh, no? Ad break mo din yung sa'yo, Boski mo. Hindi, Jules tayo dito, moment ko to. Pag sila nag-cast yung pa-ad break nyo ako, okay lang. Next moment ko to, puro next Jules series to. Right, diba? Next series, right, di ba? Next series, yan. Si Jules to. Ayan, A. May pagkasa pa, oh. May peace bump pa eh. When kaya kay Direk, Boski mo? Wala pa si Jai. Nag-ingat si Jai, hindi si mama ng Nostra eh. Oo. Hindi na nagpa-schedule ng may Nostra eh. Ito po, ito yung malupit eh. Mukha! Hindi yan, magaling si Jules Jai. Palo-palo eh. Matutubo pa, sinalo ko pa yan eh. Boski mo, Nico Baby ba? Active pa, pwede yung kunin ng BLR. Active ba si Nico Baby? Parang hindi na yun. Hindi na yung huli kong natanda na announcement ni Nico Baby, yung gumawa siya ng bootcamp. Oo. Yun na yung pinakahuli kong nakita. Uy, smooth na! Dota 2 TV na to? Okay na yan, tuloy mo na! Uy, eto na, diba? Smooth na. Malinaw na, guys. Yung inaanan yung quality kanina,
Well, na-fix naman na natin. Okay na sa Kaso bato. Kaso parang karosyon na ba to? Oo, may second rush na eh. Nandun na sila, lahat nung kakampi. Si Bolkix na lang yung hinihintay para kunin ata yung Roshan. Actually, hindi ah. Hindi sila dumiret. Hindi, ito. Nung bumalik na, nag-gate na siya. Okay, nag-gate na. Okay. So, balikan na muna. Pinush lang nila yung wave, yun lang. Kaso wala rin silang nakikita ata dito. So, nag-iingat pa rin yung extreme, no? Ini-expect nila na possible nakasmoke yung Aurora, di ba? On its way na sa may Roshan. Gusto maganda din yan. Nakasay ko din yan. Yung mga ganyang mukha kapag ka, nag-jungle lang naman kayo. Huwag lang kayo magpakita sa lahat ng lima. Papanik din yung kalaban eh. Di ba yun? Mapapa-overthink mo eh. Ah, nasasay ko sila eh, totally. Tulad yan, kanina pa dapat tapos yung Roshan. Ngayon hindi pa rin. Di ko rin sila nagsisimula. Kung simula nag-gate, di ba? Kinuha na yung Roshan. Tapos na eh. Tapos na. Eh, pero wala, since wala kayo nakikita, nag-ano pa tuloy kayo, pumuposisyon pa kayo na maganda. At, I think nakita na yung Eidolon, so, may idea na sila na alitap sa may bot lane yung Enigma. So Roshan na para sa, ay, hindi, actually wala pa rin si Ami, nagpo-push out pa rin ng top lane. Wala, nasa psycho nga talaga sila dito. Maganda yan, at least pa-over yan. Okay, nakatay lang naling over talaga. Nintay nilang tumama tayo. Nakaramdam yung extreme. Mukhang healthy pa rin naman kasi si Leshra. Kahit pa paano, parang pwede pa lumaban. Masa Japs has BKB. Uy, may ano? Ayun, nagsalita yung caster. Oo, may BKB daw. Japs must have BKB. Ay, yung fighting, may BKB na. Pero kanina pa naman siya may BKB talaga eh. Ay, oo nga. No. Ito si Enigma ang nagkaroon ng bago. Yan nga. So, siguro, ito na yung aasahan mo talaga yung black hole, no? Pwede kasi, na. Pwede na nang talunan agad si Razor or si Bone King siguro. Basta ideal target, di ba? Kahit one man black hole lang yan, okay lang. Walang pang save yung ano eh, extreme. Unless may windbreaker. Pero taga lang, initiation. Asan yung cameraman? There goes Oli. Naunahan pa nga ng XSS. A quick burst for the IO. Has the buyback pero Enigma. Hindi na nakaligtas. He is out for 50 seconds without any buyback. Deep out na nga lang. Disengaged para sa side ng Aurora and Extreme. Roshan na to. Gantong-ganto na naman sila natalo sa teamfight na to. Napasilip siya taas. Na may burst. Word. Tiyo may word. Same thing. Oh my. Doon sa may ano, Healing Lotus. Doon na ata sa may gitna ng Healing Lotus yun, no? Mm-hmm. Yung positioning, kumbaga doon na naman nayahari si Enigma. Same na same lang nung kanina sa may unang Roshan. Oo nga, nagka-BKB ka nga naman, pero may Daedalus na to eh. Once makita ka ni Bonglix, isang tarbomb ka lang ata sa may barrage, patay ka na eh. Wala ka na maka-armor-armor eh. Oo nga eh. Diba, maganda na magka-BKB talaga siya. Or baka naman natin sa high ground, magamit nila. And yun na nga, yung pangalawang Aegis masisecure na naman ng Extreme. Mm-hmm. And that Roshan is brought to you by Vortex for your next PC upgrade, guys. Go Vortex. So, ito na. Aegis. Kaya hangat na kaya nila ito. Tingin mo. Yung Klings. Pwede. I mean, kahit sabi natin may BKB black hole. Ito rin, pataras na to. Tingnan mo. Ay, ay, ay. Road to Kabayo na yan. Yaman ka ni Sector bigla. Nadisi lang to. Yumaman. Ha? XSS? Biglang ano, no? Palos. Top 2 network. Kaya nga eh. And sobrang ganda ng heart eh. Diba? Lalo na meron siyang shard. Diba yung naging scale yung double edge? Pataas ng pataas yung strength mo. May talent mo. Din kasi yan na parang nag-dagdag additional din. Strength. Oo. Na doon sa double edge mo. So ngayon, every time tumataas palalo yung strength mo, tataas yung double nung edge. Nung nagawa ko yung build niyan, yung ganyan yung kompletong full item niya, natry ko sa pa, bumabot ako ng 8k. 8-9 yung buhay. Mm-hmm. Kumbaga lahat na nung nadadouble edge mo, dumadamage siya ng 800 to 900. Tapos ano to, di ba hanggang 5 yung stack ng double edge? Kaya nga, basta aabot ng ganyan yun. Sure, abot yan. 8-9 damage, 8-9 yung HP, tapos 900 damage. Mm-hmm. Wala pa siyang kaya sanj dito. Tinry ko yun, may kaya sanj pa. Eh ako lang naman, gusto ko lang kayong payamanin, sabi nga ni Alo. Dapat kasi marunong kayo tumingin ng panel din. Pasok yung over nga naman natin dyan. Pasok yan, boss. Pasok yan. Ito, team to take first. Ang parang weird na itong first, ano, yung third na ano natin. Ah. Yung first, team to first take barracks. Eh mamaya pa yan, tignan mo. Pero pwede ata mag-try. Especially kung may Aegis naman nga si Klings. Eto na yun. Kahit pa paano kasi makaka-position siya eh. Teka, nagamit pala yung Black Hole doon? Ha? Cooldown yung Black Hole? Uy, kung ano, ba't cooldown yung Black Hole? Ginamit pala sa next, yung kaninang teamfight? Naku po, eto na nga. Speaking of Enigma, he'll pop the BKB. Ay, pero na-burst yung Klings. Quick burst, Klings. Pero grabe, yung Burning Army dito. Skeleton Army, rather. And XSS, his drop. 23 Savage trying to finish him off. But the Earth Splitter damage. Naku po, Marcy deleted. Wala na yung RC for 70 seconds. Terrorize connects on the 2 with a burning barrage coming up from Ame, getting another kill. Q is up. Relocate save will be successful. Not for SM. He just going for the tower objective. Same thing with Ame. Third tower in trouble.
Fortification. Makukumit dito ng Aurora. Buyback for the Earthshaker. Doesn't have the Echo Stamp but still has the control to offer with the Fisher onto XM. Fortification about to warn off. And nandito pa rin si Amit continuing for the objective to each nation with a Bedlam. XXS double edge and Lash is out for 80 seconds without any buyback. Two core heroes. Walang buyback sa Aurora. This might be it. Talaga nga namang mababurst na sila. And yun yung problema. Kahit nga naman may wombo-combo ka kung hindi mo rin siya magawa. Ang hirap, Oli. Kaya nga. Okay na yun, parang yun na yung pinaka-opening eh. Na-burst mo si Bone Clinks para dun sa Aegis, naiipit pa yung Centaur kaso hindi nila pinatay eh. Dapat, ewan ko, feeling ko dapat nag-reset na lang sila eh, no? Kung hindi nila papatayin yung Centaur. Tsaka laki ata nung damage ata nung Earth Splitter kay Savage, kalahati buhay nun na namatay. Level 8, level 3 kasi ata eh, yung Earth Splitter. Diyos ko, no? Kasi ano to eh, max HP percentage. Akala ko mahirap sila high ground, dan hindi pala. Hindi pala, no? Kasi ganun lang yung nangyari. Kasi wala rin silang Black Hole nung kanina. Ayun pa yung biggest factor. Mega Grip secured and the Tier 4 Tower exposed na rin dito for Extreme. The last fortification. Wala silang buyback dito. Pwede na nila atang itawag to. Pwede na talaga. Or baka gusto lang nila ipakita yung Black Hole. Jabs, gamitin mo yan. Okay, chink yun na lang. Jabs, gamitin mo yan. Huwag mong ipunin next game yan. Uy, gabing Centaur. Palumpalo. Pumapasok sa fountain. BKB activated pa sa Stampede and game should be over. Wala nang HP yung Ancients dito and game 1 belongs to Extreme. Ba't ganun? Hindi niya magamit yung Black Hole, no? Walang disable, pero lagi kasing naunahan lahat ng position nila, compromise eh, no? Especially, kada co-contest ata sila ng Roshan, laging may magandang vision dun sa may Lotus area itong Extreme. Dun nagkatalo eh. Kaya nga. Ito yung sinasabi ko sa'yo, kaya dapat, kunin mo yung Roshan nung nandun pa lang sa area nyo. Wala. Para hindi nangyayari yun. Eh. Para hindi nangyayari yung ganung scenario. Tignan mo, ikaw lagi yung palapit, papunta ka dun sa Rosh area, dumadaan ka ng Lotus, hindi kita ka. Ang ganda na, MVP yun, no? Yung ward kanina sa dalawang beses sa may Rosh fight. Sa Rosh fight. At saka parang piling ko sobrang nag-perform din nata si Ami dito. Ay, ito hindi natin in-expect, yung Clinks, no? Pero ito na nga yung player of the game natin, si XSS. Bagay, full item na Centaur, parang deserve din naman. And sabi nga natin, lahat naman ng target na nakukuha niya is precise. Yes. Kumbaga ilang beses, yung unang time na Roshan, nahuli niya si Enigma. Nung pangalawa naman, parang siya